Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno at matatanda ng bayan at ang mga eskriba kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi na mapigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa lumpo na nakalakad. Naging involved na rin ang mga authorities dahil sa dalawang kadahilanan. Una, lumalabas na sinisisi sila sa pagpatay kay Jesus na siya pala ang pinili ng Diyos. Napatunayan ito ng kanyang muling pagkabuhay. At pangalawang dahilan, sa mga authorities na ito, nandoon ang mga saduseo. Sila yung grupo ng mga Hudyo na hindi naniniwala na may muling pagkabuhay. Ngayong pinapahayag ng mga apostol na si Jesus ay muling nabuhay at ang taong lumpo ay gumaling dahil sa kapangyarihan na galing kay Jesus na muling nabuhay, lumalabas na mali pala ang katuruan ng mga saduseo na walang muling pagkabuhay. Dinala na si Pedro at si Juan sa mga leaders ng mga Hudyo na sina Anas, Caiphas, John at Alexander. Si Pedro na isang mangingisda lamang sa probinsya ng Galilea, ay ngayon nakatayo na sa harap ng mga leaders ng kanyang bayan. Tulad ng sinabi ni Jesus, nakakalad ka rin sila sa harap ng mga hari at mga leaders. Pero hindi dapat sila matakot kasi ang Espiritu Santo ang gagabay sa kanilang mga sagot. Nangyari nga ito kay Pedro.
puspos ng Espiritu Santo, hindi siya natakot. Pinanindigan niya na ang taong ito ay gumaling dahil kay Jesus na kanilang pinapatay, ngunit dinakila ng Diyos at muling binuhay. Si Jesucristo na taga Nazaret ay ang katuparan ng nakalagay sa banal na kasulatan. Ang bato na tinanggihan ng mga builders, ngunit siya pala ang cornerstone, ang pinakamahalagang bato ng building. Wala nang makaliligtas kundi si Jesus. Siya ang manliligtas ng buong katauhan. Yan po ang mensahe ni Pedro. Ang pagpapagaling sa lumpo ang naging mitsa upang kumalat ang balita tungkol sa kapangyarihan ni Jesus na patuloy ng kumikilos sapagkat siya ay buhay at hindi patay. Ang pagpagaling din ng pilay ng lumpo, ang jumping board ng mga apostol upang magsalita tungkol kay Jesus. Hindi naman marami ang nakakita kay Jesus na muling nabuhay. Sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto na mga 500 lang na mga tao ang napakitaan ni Jesus na muling nabuhay. Pero ang muling pagkabuhay ni Jesus ay kumalat dahil sa kapangyarihan na kanyang pinakikita sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At ito ay nangyayari pa hanggang ngayon. Napapakita natin ito sa lakas ng ating pananampalataya, sa ating patuloy na lakas na natatanggap natin sa ating buhay. Hindi naman natin napagtsatsagaan ang kahirapan na nangyayari sa atin kung hindi dahil kay Jesus na buhay pa hanggang ngayon. Pinagdiriwang natin noong 2021 ang 500 taon ng pagdating ng mensahe ni Kristo sa ating bansa. Napakaraming problema ang dinaanan natin sa loob ng 500 years na ito. Mga kahinaan natin, mga pang-aapi sa atin ng mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapon at ng kapwa Pilipino. Napakaraming mga lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan at tagutom ang dumating sa atin. Pero patuloy natin nararamdaman na buhay si Jesus at kasama natin siya. Kaya sa halip na manghina, mas lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Mas lalo pa tayong napapalapit sa Diyos. Kapangyarihan na ito ng muling pagkabuhay na kumikilos sa gitna natin. Salamat o Diyos na palaging nandyan ka. Hindi mo kami pinababayaan. Talagang buhay ka sa aming piling. Salamat o Panginoong Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.